Magandang araw! Kamusta na kayo? Sana'y mabuti ang inyong lagay. Naririto tayo muli upang mag-aral ng bagong aralin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa panlapi at salitang ugat. Ating aalamin kung ano ang kahulugan nito at kung papaano ito gamitin sa isang salita. Kung gusto mong matuto, panoorin mo ang ating video mula umpisa hanggang dulo. Tara, atin ang simulan ng ating aralin. Simulan natin sa pagtatanong na ano nga ba ang salitang ugat? May nakakaalam ba sa inyo? Kung wala, narito ang sagot. Ang salitang ugat ay ang punong salita na walang kahit anong dagdag na titik, kataga o pantig. Halimbawa ng salitang ugat, pagmasdang mabuti ang inyong mga nasa screen. Ang salitang maganda ay may salitang ugat na ganda. Basahin, basa. Tumakbo, ang salitang ugat ay takbo. Nagluto, ang salitang ugat ay luto. Kalayaan, ang salitang ugat ay laya. Ang mga salitang ganda, basa, takbo, luto at laya ay halimbawa ng mga salitang ugat o ang orihinal na salita. Subukan nga nating sagutin at ibigay ang salitang ugat. Panuto, ibigay ang salitang ugat ng mga sumusunod na salita. I-check natin ang inyong mga sagot. Narito ang tamang mga sagot. Ganito rin ba ang sagot mo? Kung ganito rin, good job kids! Ngayon ay atin namang pag-aralan kung ano ang panlapi. Ano nga ba ito? Halika at ating alamin. Ang panlapi ay mga kataga o pantig na ikinakabit sa unahan, sa gitna o sa hulihan ng salitang ugat upang makabuo ng bagong salita. Pagmasdan ang halimbawang salita sa screen. Ang ma ay panlapi at ang ganda ay salitang ugat. Kapag pinagsama mo ang ma at ganda, makakabuo ka ng bagong salita. Maganda, na mayroong ibang kahulugan. Ang panlapi ay idinadagdag sa salitang ugat upang makabuo ng bagong salita na may bagong kahulugan. Ang panlapi ay may apat na uri. Maaaring ikabit sa unahan, sa gitna, sa hulihan, o sa unahan at hulihan. Ating alamin ang pagkakaiba ng apat na uri nito at ating isa-isahin kung paano ito gagamitin upang makabuo ng bagong salita. Ano-ano ang mga uri ng panlapi? May nakakaalam ba sa inyo ang pag-aaral sa apat na uri ng panlapi? Ang una sa bilang ay tinatawag na unlapi. Ang unlapi ay tawag sa pantig na idinadagdag sa unahan ng salitang ugat tulad ng ma, na, pag, at ka. Ating pansinin ang ilan sa mga halimbawa ng mga salitang ginagamitan ng unlapi. Mabait, nadulas, pagkain, kalungkot, at marami pang iba. Naiiba ang kahulugan ng isang salita kapag ito ay nadadagdagan ng panlapi.
pangalawang halimbawa ng panlapi ay ang gitlapi. Ano nga ba ito? Ang gitlapi ay pantig na idinadagdag sa gitna ng salitang ugat tulad ng at im. Ating bigyan pansin ang mga halimbawa na makikita sa inyong mga screen. Ngayon ay atin namang pag-aralan ang ikatlong halimbawa ng panlapi o mas kilala bilang tawag na hulapi. Ang hulapi ay tawag sa kataga o pantig na idinadagdag sa hulihan ng salitang ugat tulad ng an at athan. Narito ang mga halimbawa ng hulapi. Ang ika-apat at huling halimbawa ng panlapi ay ang kabilaan. Ang kabilaan ay panlaping idinadagdag sa unahan at hulihan ng salitang ugat. Narito ang mga halimbawa ng salitang may kabilaang panlapi. Tandaan natin! Naiiba ang kahulugan at nakabubuo ng bagong kahulugan at salita kapag dinadagdagan natin ng panlapi ang salitang ugat. Mayroong apat na uri ng panlapi. Ito ay ang unlapi, gitlapi, hulapi at kabilaan. I-apply natin ang ating mga natutunan sa araling ito. Halina at sagutin natin ang gawaing inihanda. Panuto, kopyahin ang mga halimbawa sa iyong sagutang papel. Bilugan ng panlapi at salungguhitan ang salitang ugat. I-check natin kung tama ang inyong mga sagot. Ganito rin ba ang sagot mo? Kung ganito rin, magaling mga bata! Narito pa ang iba pang gawain upang mahasa ang ating natutunan. Panuto, kopyahin ang mga salita sa iyong sagutang papel. Tukuyin kung ang panlaping idinagdag ay unlapi, gitlapi, at hulapi. I-check natin ang inyong mga sagot. Ganito rin ba ang sagot mo? Takdang gawain.
kopyahin ang mga salita sa iyong sagotang papel. Dagdagan ito ng panlapi upang makabuo ng bagong salita. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y nakatulong kami ng malaki upang madagdagan pa ang inyong kaalaman. Para sa mga karagdagang videos, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel, just type Teacher Ann Alfaro. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang maging updated sa mga latest videos na aming i-upload. Maaari niyo rin bisitahin at i-like ang aming Facebook page. Just type Video Lessons by Teacher Ann. Maraming salamat! Hanggang sa muli nating pag-aaral. Paalam!